welcome to my channel. Today po, gagawa tayo ng chili garlic oil. Guys, mano-mano po ang ginawa ko dito kasi wala pa akong food processor, grinder, o mini chopper. Pero kung meron po kayo, pwede nyo po yung gamitin para mas mabilis po ang inyong paggagawa ng chili garlic oil. So ngayon, pagtsagaan po muna natin ang mano-mano. Gumamit ako ng gloves kasi masyadong strong ang amoy ng bawang tapos yung sili maanghang kaya nag-gloves po ako. So ayan, hiwain po natin siya ng maliliit. Guys, kumain muna ako ng rolling pin para medyo mapino ng konti yung aking garlic. Guys, optional po yan. Pwede nyo pong skip yung ganyang step. Lang po ko nyan para mapino yung aking garlic.
Kung meron po kayong grinder, mas mabilis po yan. Mas mabilis siya mapino. And since wala po akong grinder pa o mini chopper, so mano-mano po talaga ang aking step para makapagpapino po ako ng garlic. 50 grams po ng chili lang po yan. Sobra lang po yan sa nabili ko dating chili kaysa po mabulok. So, gagawin ko na lang siyang chili garlic oil po para mapakinabangan po siya. Guys, hiwain po natin ang pidong yung ating sili. So guys, optional po yung step na yan. Guys, ang gamit ko dyan oil is canola oil. Pero kahit anong oil, pwede po nyo gamitin. Tapos po, hindi pa po masyadong mainit ang akin yung oil kasi pag sobrang init po ng oil, masusunog agad po ang bawang. So, kailangan po, medyo malamig pa po ng konti ang ating oil pag ilalagay natin ang bawang. Haluin po natin siya para yung maiwasan po ang pagkasunog at para po maluto po siya ng maayos. Kaya kailangan po natin siya na mix ng mix ng mix ng mix. Guys, mahina lang apoy ko dyan kasi hindi po natin siya pwedeng laksan kasi mabibigla yung bawang masusunog. So, kailangan po talaga mahina siya at continuous po ang paghahalo po niyan. So guys, ayun na po yung ating sili. Continue pa rin po ating paghahalo. Bago nga pala po natin i-add po yung ating sili, dapat po slightly brown na po si bawang. Tapos continue pa rin po paghalo niya para maluto po ng maayos ang sili at yung bawang. Guys, mahina pa rin po ang apoy na gamit ko dyan. Para po hindi po mabigla ang sili at saka yung bawang natin. Kasi po pag nabigla yan, masusunog po silang pareha. So hindi na po masarap ang kalalabasan ng ating chili garlic. Pag-brown na po ang ating garlic, turn off muna natin ang apoy kasi mag-a-add po tayo ng liquid seasoning. After po natin mamix po ang liquid seasoning, tsaka po natin buksan ang ating apoy. Mix po natin siya. Guys, nag-add po ako ng sugar para medyo matamis po ang ating garlic.
sugar. Haluin lang po natin mabuti para matunaw po ang ating sugar. Tapos lulutuin lang po natin ang sugar, then patayin na po natin ang apoy. Iyan na po ang ating crunchy chili garlic oil. Salamat po sa panonood. Please subscribe my channel. Thank you!